Silipin na po na natin ngayon ang sitwasyon sa ilang kalsada sa lungsod ng Cebu na nasa Enhanced Community Quarantine o ECQ. Nakatutok live doon si Ian Cruz. O Ian, kamusta Mike, dyan? Mike, narito ako ngayon sa Plaza Sugbu at narito ako sa isa sa mga tanyag na pasyalan dito, yung Magellan's Cross. Gabi na, Mike, pero may mga namamataan pa rin tayo na mga naglalakad-lakad, may mga nagbibisikleta at nag-stay pa rin dito sa plaza ito kahit nga umiira lang Enhanced Community Quarantine dito sa Cebu City. Pagdating ng Mactan Cebu International Airport sa Lapu-Lapu City, Cebu, kailangang matawag muna ang row number ng iyong upuan bago tumayo at kunin ang gamit. Matapos ito, pwede nang mag-deplane. May nadaanan kaming area na pwedeng mag-sanitize ng kamay. Dire-diretso ang mula sa pagkuha ng gamit sa carousel hanggang paglabas ng paliparan. May taga Bureau of Quarantine na nagsasagawa ng thermal scanning sa lahat ng dumaraan. Ganun lang kabilis. Pagbaba namin ng eroplano, diretso sa kuhanan ng bagahe. At pag nakuha na yung bagahe, labas na kami. Matapos lang dumaan dun sa thermal scanning. Pero yung scanning na yon ay mga taga Bureau of Quarantine ang gumagawa. Wala nang hinanap na iba pang mga dokumento para bang ordinary day lang ng paglanding dito sa Mactan, Cebu. Ang magkapitbahay na sina Roy at Vincent nagulat nga raw sa bilis ng proseso papasok ng Cebu. Mas ano doon sa Maynila, mas mahigpit, ang daming proseso. Parang nagulat kami, parang okay lang. Inihanda pa nga raw nila ang mga dokumento gaya ng medical certificate at iba pa, pero di naman nagamit. Akala ko dito pag dating dito, may mga dokumento din nahanap. Mula airport, dinaanan namin naman Mandaue City na nasa GCQ rin. Gaya sa Metro Manila, marami ang sasakyan sa kalsada. Balik na rin ang naglalako sa labas. Pero sa boundary ng Mandaue at Cebu City, may bahagyang pagsisikip ng trapiko dahil sa checkpoint. May pulis namang naninita para hanapin ang iba't ibang sertifikasyon. Ilang segundo lang, makakadaan na sa checkpoint papasok ng Cebu City na nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine o ECQ. Maraming tao na naglalakad sa Cebu City sa ilang lugar na nadaanan namin, halos walang physical distancing. May nadaanan din kaming kumpulan sa isang memorial park. May mga kabataang naglalaro na walang suot na mask. Hindi mapigilan sir dahil naglalaro yan, hindi maano mga bata. Sa Plaza Sugbu naman, sa pagitan ng City Hall at Magellan's Cross, wala ring suot na mask ang ilang bata. Sa labas ng Magellan's Cross, may nakita kaming mga nagdarasal, nakamask naman sila. Pero di sila makapasok sa Santo Niño Church dahil sarado ito. Sarado rin ang mga nadaanan naming mga mall, mga restaurant at ibang commercial building. Pero kapansin-pansin na maraming tao sa kalye. Mike, ayon sa mga nakausap nating mga taga rito sa Cebu City, nung unang ipinatupad yung ECQ dito sa Cebu ay talagang marami daw sumunod at lumalabas lamang kapag bibili ng mga essential goods at may mga importanteng gagawin. Pero dito sa ikalawang pagpapatupad ng Enhanced Community Quarantine ay napapansin nga na marami ang lumalabas pa rin. Ang sinasabi ng mga nakakausap natin, Mike, marami talaga ang lumalabas dahil kailangan humanap ng makakain at papagkakakitaan. Kaya ang hiling nila sana ay madagdagan ng ayuda, lalo't ECQ nga uli ang lugar na ito, Mike. Yung mga nakita nyo sa lungsod ng Mandaue, pati dyan sa ilang mga lugar sa lungsod ng Cebu, mula nung lumapag kayo, Ian, malamang nakita rin yan ni Secretary Simato nung dumating siya dyan sa Cebu, Ian? Definitely, Mike, maaring nakita niya ito sapagkat yung pinaglandingan naman niya at nung pinaglandingan namin ay maaring isang location lamang. Ano, tsaka pagpapasok ka rito, Mike, sa Cebu City ay talagang dadaan ka sa Mandaue. No? Doon nga sa Kilang Bridge nila ay nadaan din tayo. Napansin namin, Mike, marami talagang mga sasakyan na papunta dito sa Cebu City at for sure nakita yan at naobserbahan ni Secretary Simato at iyan ang ilan lamang sa mga kailangan nilang plansyahin dito sa Cebu City, Mike. Abangan na lang natin kung ano ang mga pagbabago sa pagtugon sa COVID-19 dyan sa Cebu kung meron man. Maraming salamat, Ian Cruz.